So, good morning mga bro. For today's video, ang tutorial na ituturo sa inyo is kung paano ayusin itong isang Epson L3 to 10. So, ang problem niya is nagbi-blink ng dalawang light na red yung printer na to mga bro. So, yun mga bro, samahan nyo ako at tuklasin natin ito. Siyempre, una-una, tanggalin natin yung bolt magkabilaan mga bro. Then huwag nyo pala munang kalimutan na patayin yung printer. Siyempre para iwas kurinti tayo sa loob. So dito mga bro, sundan nyo lang ako at pinabaklasan natin yung printer. So at dito nga. Dito mga bro, dapat nito tanggalin natin yung scanner para makagalaw tayo ng maayos. So sa pagtanggal mga bro, dapat dandahan yung mga flicks na pagtanggal para hindi masira yung mga pins niya. So dito mga bro, napansin ko nga na medyo nagalaylay yung maliit na flicks sa baba. So pag ganitong klaseng nagalaylay siya, although tingin ko okay pa naman, pero medyo delikado siya kasi pag nag-move yung printer head, pag ito sumabit, mai-stack ito din, mapuputol. So, ito yung napapansin ko sa mga printer na ganito. Kalamitan sa kanila, yung flicks na maliit talaga nagalaylay. Kaya, kung mapansin nyo mga bro, ang gagawin natin dito is ititip natin yan, magkabilaan mga bro. So, para hindi siya maglaylay, pwedeng gamitan nyo ng tape para mas hindi siya magsabit sa printer head pag nag-move na, pag nagpi-print na kayo. So, ang technique niyo mga bro, yung tape naman na ilalagay nyo, so, isang ikot lang para hindi siya masyadong makapal. So, yun mga bro, double check natin kung sumasabit pa. So, napansin nga natin na wala na, pero sa kabila, medyo laylay pa. So, ito naman yung tingnan natin mga bro. So, double check muna natin. Dapat nakadikit talaga dapat siya doon pag nag-move. Wala na po. So, ayun mga bro. Siyempre, pag nagbukas tayo ng printer, dapat i-check na natin lahat. So, may mga naiwan na ano ng stapler, bala. So, dapat tanggalin natin yun kasi isa rin yun sa nagbukas ng mga paper jump ng ating mga printer. So, ito na mga bro, tatanggalin na natin yung yung right side ng cover ng printer na to para makita natin kasi nandoon yung encoder strip nitong printer na to mga bro. So, kailangan nating makita din yon kung okay pa ba yung kalagayan niya or dumidikit pa ba or hindi na. So, ito nga mga bro, at napansin ko nga na parang galing na ito sa ibang technician. So, ito nga napansin nyo, natanggal na siya. Yung ginamit nila is glue stick lang. Glue stick lang mga bro. So, madali lang siyang masira ulit pag ito ang ilagay natin ng mga stick, ng mga pandikit sa ganitong klaseng mga problem na printer. So, ayun mga bro, sundan nyo lang yung video ko at palalaman nyo mamaya kung anong gagawin natin at kung anong pandikit yung gagamitin natin. So, ayun. By the way mga bro, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, then hit notification bell, like, and comment kung mayroon kang mga katanungan o ibang problem na pwede mo itanong, libre comment mga bro. Then, para ma-update kayo sa sunod natin mga video na ituturo. So, ayun mga bro, kung napapansin nyo, may tiban yung ginamit natin dito. Para medyo, matibay. Hindi siya agad bumigay. So far, so good. Lahat ng nilagyan ko may tiban, wala pa namang bumalik. Hindi lang natin sure, baka sa iba na bumalik. So, ito mga bro. Dito, double check nyo parati mga bro. Kasi, minsan ito,
Pag dito ang problem, yung sa sensor niya, yung iniikuta na encoder strip na to, minsan sumasabit. Gawa nang natutulak siya ng printer head. So ayan mga bro, sundan nyo lang. At syempre, kailangan mas matibay yung paggawa natin dito. Then, i-double check nyo parati o itulak sa kamay mga bro. Para dumikit talaga siya kabilaan. Kasi once na tumabingi ang paglagay nito, yung printer head, akala mo, pag tumatakbo, akala mo piston. Parang akala mo ba may sumasabit sa kanya. So, ayan mga bro. Usually, pag sa ganitong klaseng mga problem, sa lalo na sa Epson L3210, dalawang klaseng problem pag nagla-light yung dalawang red doon mga bro. Pag nag-blink ng dalawa, yung isa is kailangan niyang i-reset. Pero ito mga bro, napansin ko nga na hindi niya pa naman na-reach yung maximum pages niya. At ito nga i-dinodouble check natin. At ito yung kita nga natin na ito ang problem niya. Kasi ang pagkasabi sa atin ng customer is yung timing ano niya daw. Timing print niya is hindi na ano. So, at yun ang nakakuha tayo ng idea. Actually, itong printer na to is nanggaling na to sa NCR. At binalik sa kanila din wala pang linggo at ganito na nga ulit ang problem. So naisipan niyang dalahin sa atin at itong ating gagawin para lalong tumibay. Galing siya sa NCR sa office nila kasi meron silang technician daw doon. So, ito ang kanyang ginawa, tingin ko. So, ito mga bro. Hintay lang ka mga bro kasi may naglako pang bananakyo. At parang ginugutom na tayo. So, ito mga bro, dapat ito, lininisan natin ito bago natin isarado para 100% talaga pulido yung pagkagawa natin. Kasi ito yung encoder strip, ito yung nagpapatakbo lahat sa printer head, timing ano niya. So, nandito lahat siya. So ito na sinasabi ko sa inyo mga bro, lumalaylay kasi kanina sa kabila na lagyan na natin, ito wala pa. So ito ang lalagyan natin mga bro para hindi siya maglaylay, para lalong titibay ang buhay ng printer natin. So yun lang mga technique mga bro sa ganitong klaseng printer. Ito lang yung mga nakikita kong problema sa kanya. So far sa ngayon, ito yung mga madalas masira. So ito na mga bro, at sinasara na natin yung printer para matry natin kung success na ba yung ginawa natin or hindi pa. So natanggal pa yung ano, lock ng scanner dito sa ano.
So yan mga bro, may bolt lang yan siya para mag-lock siya doon. Anyway, sundan nyo lang video at makukuha nyo rin kung paano yan siya ibabalik. So yan mga bro, i-screw natin siya para mag-lock o magtibay itong cover ng right side ng printer na ito. At syempre, i-try na natin mga bro yung scanner ano na para makita natin kung gumagana talaga o hindi. So dito mga bro, pansin nyo, yung sa mga flakes na to mga bro, dapat nakatutok talaga kayo kasi konting kamali lang, ang liliit kasi ng mga pins nito. Konting kamali lang, mabubungi agad yung pins sa flakes nyo. Kaya dapat sakto talaga yung pag tabit nyo nito mga bro. Para walang sablay. Din, ingat ang kailangan natin dito. Kasi once na nagmamadali tayo dito, minsan lalong napuputol yung flakes. Kaya double ano naman tayo. Double job. I mean, double ano. Back job. Pag ganito. So, ito na nga mga bro. At naibalik na natin. So ito na mga bro yung nabili natin kaya ng banak yun. Siyempre after natin ito is kailangan natin kumain naman o magmerinda para usog si Manoy. So, anyway mga bro, doon sa pag kabit ng ano, ng lock doon sa scanner ano niya, yung kanina. Medyo may kahirapan yun siya. So medyo ilihis nyo lang patagilid at matatanggal na yun siya. So dito mga bro, inuuna nga natin at inobserbahan natin kung success ba yung ginawa natin or hindi. So dito mga bro, medyo may katagalan yung ano niya, alignment ng printer na to. Kasi matagal siyang hindi na-align at tinatry nilang i-on ang i-on hanggang sa disalign na yung gear nito. Hintayin natin mga bro. Pag nag-steady na yung light, ibig sabihin yung light ng green, pag hindi na nag-blink, ibig sabihin nun mga bro, ready to print na. So ito ang antayin natin kung steady ba ito or hindi. So medyo may katagalan mga bro.
So, abang inantay nyo. Kung inip na inip na kayo mga bro, pwede nyo ikindeng muna para lumambot ang inyong katawan. Sa Epson L3210 mga bro, mayroon din ako nitong video na nagbi-blink siya, pero yun naman is need niya i-reset. So nandoon yung sa mga naunang video natin, pwede nyo tingnan mga bro kung gusto nyo magkopya ng resetter ng printer na to. Nandoon sa description, nandoon yung link saan nyo siya pwede i-download. Yung how to reset Epson L3210. So nandoon mga bro. No, sa mga naunang video natin. Ayaw tumigil na ano. Kislap-kislap niya. Ano talaga na Pasko na. So, ayun naman pang mga bro. Kung napansin nyo, tumigil yung green. So, ang gawin natin ngayon, magte-test print tayo kung gagana na ba siya o hindi. So, ayun mga bro. Kung napansin nyo, kinain na yung papel. So, check natin kung okay naman yung kulay. So, since okay naman, so, ayun mga bro, success tayo sa ating ginawa. So, maraming salamat sa inyong panonood mga bro. Thank you.